NIPs turn to pity. Omni-Knight. Disruptor. Oops! Nagbabalik kami. At nandito na tayo sa ating WePlay Bukovel Minor 2020. Ang first series natin, Geek Fam versus NIP. Nanalo ang Geek Fam ng game number 1. Tignan natin kung makakabawi ang NIP. Okay, ito ah. Nakita ko yung Razor. So kahit wala si Rioya, parang, Razor pa lang sila. Ano, dalawa yun eh, yung Razor nun. Either malakas o ano eh, mahina eh. Kumbaga pag nanalo, durog. Pag natalo, chamba. Chamba. Ganun. Pero maganda kasi Razor, mayroong Omni-Knight eh. So kahit naka-Heavenly Grace, di ba? Tamang chup-chup lang siya doon. Pero ito lamang ang Geek Fam dito para sa akin. Trend open yung Trend Protector. Bakit naman yan, Beshi? Eh, binan nila yung Rubik. Beshi! Ah, na-pervicious sila. Na-pervicious sila ng Rubik, Beshi. Magaling kang captain ka. Uy, bawal yun eh. Ah, oo, sabi captain, magaling na captain. Oo, oh, diba? Tandaan niya yan. Lina. Ito yung mga binan ng Geek Fam. Oh, Lina, Winter Wyvern, Grow Ranger, at Viper. Viper. Disruptor, isa rin doon sa maganda na Ano ba magandang ipare sa Omni-Knight ngayon? Ano bang Omni-Knight. I mean, ano yung magandang i-carry mo na mag sobrang makikinabang sa Heavenly Grace? Pwede pa din kasi sila na magano eh. Mag-Slark. Kasi pwede siya, kailangan nila na yung hero na makakapag-out dun sa Static Link agad. Then, mag-jump. Then, masusustain na din yung Omni-Knight. Yung kayang pumalag sa gitna. Na core. Like, Slark. Ano yun? Sa side ng NIP? Sa side ng NIP. Parang partneran remaining nila dito. Plus, pwede kasi maboset din yung Trend Protector nun eh. Kailangan na nila ng early vision. Yung Trend Protector ngayon, sobrang squishy hero niya na eh. Open yung gyro. Pero open pa rin yung mga gyro. Tingin ko, di sila kukuha nun. Wala, kasi sure autoban yung isa sa dalawa eh. Pag pinili ng kahit sino sa kanila eh. Yes. Alternate pickings na to, hindi na to yun. Tiny, open pa! Oh, which is meta hero din, no? Oo. Pero doon sa nangyari kanina, parang hindi na sila, nawala na sila ng tiwala nawala sa Tiny. Tiny na laging patay, tinatalo na lang siya ng Husker eh. Wala na siya magawa. Kahit itos back niya, jump in lang na jump in si Carl. Yung paganda rin yung paggamit ni Carl ng ulti niya. Minsan ginagamit siya pang escape kahit pang sa ups niya lang gamitin. Yun din naman eh. Tiny kasi hindi naging effective. Kala nga natin na kapag nag-tiny sila. Parang di nag-snowball, no? Usually kasi pag tiny yung form mo. Ang bilis. Agad yun na makapatay. Parang kumuha naman sila maraming kill eh. Parang di lang nila napanindigan. Mm-hmm. Tsaka hindi rin siya nakapag-item. Kung hindi siya nakapag-item ng kaya niyang patayin yung mga supports like Rubik tsaka itong si Ayo, which is diba? Dapat Lambot. Susceptible sa kanya, kaya niya gawin yun. Well, yung sustain kasi na meron, which is yung tether or pag yun siya naman yung target mo, meron ko ang kapatid siya. Malaking tulong din kasi. Dami din kasing pang kahit na hero, pang micro. Four stop lang yun, dalawang support. Sulit na sulit. Shoutout sa mga nandyan sa comment section. Ayan. Yan guys, bago ang lahat, nakikita nyo ba yung jersey ko? Bago yung jersey namin. Kakagaling lang ni Shola sa photoshoot. Yes. By January 13, Civil War na. Ayan, gigil na ang lahat. January 13, mag-start na po yung ating laban sa lahat na nag-aabang. Ayan, sino ang pinaka gusto mong makalaban dyan? Yung gigil ka. Kasi gigil na lahat. Pathetic cheaters! Ayan, marami yung mga fans ni Alu dyan. Hindi tayo hater, pero pathetic cheaters na agad. Ayan, baka i-hurt na naman tayo. Ibig mo sabihin, parang finals na agad, ganun. Finals na agad. Para bigyan natin sila agad. Bakit di na lang kayo magkampi? Maganda naman ako, maganda naman kayo history nyo eh. Dalawa kaming captain eh. Hindi pwede. Ah, captain ka ba? Oo, captain. Ako po, captain pala ko sa show. Siya rin captain. Ayan o. May balibalita daw ha. Ayon sa mga chismis na nasasagap ko. Kahapon lang ako tumapak dito. Pero ang malakas ang chismis. Na-carry daw si Alo. Ayun na nga. Nakikita ako din eh. Puro yung kanyang Dota. Ibig mo sabihin, yung pathetic cheaters from Yamato to Dejado real quick. Oy, hindi sa amin. Sa'yo galing yan, Abos. Hindi kasi offlane dati si Alo. Kakapusin sila kampi niya si Ewe. Ewe. Ngayon, sino kampi niya ngayon? Ewe, Chibi B. Si Makay. Malakas yung kampi ni Alo. Paano siya maglalaro? ano na siya? Watcher lang daw siya. Hindi, captain yan si Alo. Eh. Kumbaga ang captain, pa, hindi yan. Di, ano. Magaling kang captain ka. Magaling na captain yan.
Pero kasi mag-ano siya, maglilipat na siya ng role. Mag-core, edi mas pabor, di ba? Di natin alam, di mo pa rin, di pa naman natin. Di na naman nakakalaban. Di pa naman natin nakikita yung tira ni Alo sa Kerry. Malay mo naman, mala ang galawan yan, mala Miracle o mga... Kung mga ano, malay lang naman natin. Hanggat hindi pa natin nakikita, anything is possible. Kayo ba sa chat, tingin nyo ba ano ang perfect fit na role ni Alo sa isang team at bakit? Bakit nga? Ano bakit? Offlane? Nakikita ko rin yung nagpa-practice ng mid. Kala mo naman. Hindi kasi syempre, pag wala busy si Ewe, siya mag-mid. Morpling. Morpling. Morpling, ito sumira sa Dota. Tinigil ko pag Dota ko dahil sa Morpling. Yung Morpling ES, nakakasawa panoorin. Isipin mo, kahit lamang ng 15k yung kalaban, pag nakuha yung dalawang dagger sa Aghanims, tapos na. Tapos na. Ayan lang ang sabi dito, trash talker. Courier daw, courier lang daw. 10 seconds remaining. Courier lang daw si Alo. Ganito ayan, yan. Ang offlane, pag pumalpak, offline. Ang merry, scary. 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 Pag-mid. Ha? Feed. Feed. Oh. Mid or feed. Mid or feed. Support. Mawawala ng Aryan, ha? Ayan na guys, ha? Galing kay Kuya Diyan. Ay, yung mga, ano yan, kumbaga, yung ng role, pag di natagapanan yun ang tawag, tatanda niya. Support. Mid or feed. Pag offlane, offline. Pag carry, scary. Nakakatakot mag carry, scary. Pero ito, back to the draft, Razor OD. Maganda to, ha? Maganda Shadow Razor. Demon Trend, yung ano nila. Combo nila. Si Carl, isa sa mga signature niya tong hero na to. Pero OD. Speaking of Tiny, pinili pa rin ng NIP, ha? Diba? NIP pa rin sila. Kasi na-open pa rin yung Tiny, so why not iminik nila. Pero sa laning is neto, Trend Protector plus Shadow Demon, sobrang lalamang sila. So ano ang kulang ng ano rito, ng NIP? NIP mid. Mid. Kaya tumapat sa OD, mid lane. Hindi. Viper. Ban niya, binan nila kasi alam dito ng Geek Bomb, mapipick din nila yung OD. Ano kalaban ng OD sa mid? OD. Pwede rin pa rin sila mag-Templar eh. Pwede. Templar, ang problema naman nila, Templar Assassin may Razor. Plus, mayroon pa Shadow Demon. So, kahit na mag-BKB siya sa gitna, di ba? Ultimate lang ni Shadow Demon, mabubosin so, ano ang pinaka-ideal na hero ng NIP for kailangan na agad na maka, ano eh, maka... Makakalay na maayos sa OD, pero hindi kayang i-out play ng Razor. TNC pag, ay, ng Geek Pump pag nag-switch na ng... Hindi, may Razor, dito Razor. Yes. Tingin ko, pwede naman, ano, Tiny, hindi, support na lang talaga ito, Tiny Meat eh. Mahirap eh. Na-open din yung OD ni Carl eh. Invoker. Hindi rin, wala na nag-invoker Meat eh. Oo, tsaka parang kakaposin sila ng Omni Knight, Sustain, and Frontline. Pero Geek Pump offlane na lang tingin ko kasi Razor. Pwede pa nga nila Razor Meat. Tapos OD offlane, eh ano, Carry. Diba? Pwede nila ilipat-ipat pa. Well, yun yung maganda sa drop dito ng Geek Farm kasi ano eh, versatile eh. Depende sa magiging pick dito ng NIP yung kung sino gusto nilang ibig dito. So, at the back of head ni PPD, alam niyang either ways pwedeng mag-mid or magpalit dito yung Geek Farm. Binan dito ng NIP, Earthshaker, Geek Farm naman, Batrider, Timberson ni NIP din. So, binan din nila kasi walang kaya makapatay nyo, sa guys, NIP eh. Wala naman perfect na lineup eh. Yes. Diba? May mga lineup na malakas sa engagement, may nasa split. Oo. May malakas sa mga spellcasting, pero may nasa catch. Meron balance pero wala talagang perfect lineup. May butas at butas bawat lineup. Ayun ang maganda sa Dota. Yes. Sobrang dami ng hero composition na kahit ilang beses mo na nakita, pwede pa rin ibahin eh. Pag nag-iba ng lane, mag-iiba yung takbo, diba? Tsaka, kumbaga, every game is different. Wow. Tsaka depende rin sa maglalaro yan. Diba ako lamang ako sa ano? Ako nga po pala si Duno, naniniwala ako sa kasabihan na pag nabutas ang trust, nanay ka bukas. Eske. Sa kanya galing yan. And I, thank you. 2020. Dash 2020. Yan ang mga kasabihan sa 2020. Yan ang mga usong kasabihan. Oops. Night Stalker. Uy. Uy! Night Stalker ni Cooks yan. So, ibig sabihin, either kay OD o Razor ang carry rito. Pero piling ko Razor carry. Razor carry na to. Kasi Carl yung, syempre, mas flashy hero yung OD. Tsaka, ano, tatapatan nila. Ganda. Nasagot yung sabi nyo walang, nasagot yung sagot nyo, ay yung sinabi nyo na walang tanker. Eto, Night Stalker. Hindi lang tanker, diver. Diver. May Night Stalker na may Trend Protector. Pag kinawin, pag nag-rotate yan, or nag-decide mag-dive in yan, hindi mo mapapatalo. SF! Uy! Aba! Papakita niya. SF!
Nako po, eh, alam niyo yung mga ese, pag yung nilalaban sa Pinoy yan, yan ang pinakapaboritong hero ng mga Pinoy. Shout out pala sa ating mong campaign, ang ese ng Pinas. Ese ng Pinas. Pati niyo pinag-ese ng yung ese ng Pinas. Ayaw niya. Pinag-ese, sabi niya, ayoko, ayoko. Hindi ko mababaliw lahat eh. Dapat sabi mo, Jules, for the fans, Jules. For matagal na nang di nakikita ang mag-ese. Gusto na rin niya, sabi niya, ayaw niya rin eh. Ayaw niya mag-ese. Sinisigaw kasi ng mga fans, ese. Pero napagbigyan naman yung mga fans niya, nag-ese siya nung ano din, bago mag-finals. Pero kasi grand finals yun, delikado na rin, di ba? Mga ujok. Pero tingnan natin ha, nag-ese pa rin sila kahit na may Night Stalker. Night Stalker OD. Malabot ng lineup nila, men. Walang magpupronta, Tiny. Ang masakit pa rito, syempre, obviously, kung tatagal yung laro, madidelay, no? Ang mangyayari rito, Night Stalker pa rin yung magkakaroon ng superior vision advantage, eh. Ang vision game natin dito, masyadong importante sa meta ngayon na kailangan mo ng every bit of information before going on sa isang engagement. Lamang dito, Geek Fam, simply because meron silang trend na nakatago na. Yes. Meron silang Night Stalker na paggabi, tapos magmayagan yung scepter. Grabe-grabe yung binibigay na na vision. Ang maganda pa ngayon kay Trend Protector, di ba? Yung level, ano niya, 10, kailangan niya lang makamit para invisibility. Sobrang ambilis niya talaga na ano, gumalaw sa 3 line. Kahit level 1 pa lang siya, kahit wala siya invisibility. Pero yung makikita niya na vision, mapoprovide niya na vision dito sa campaign niya, sobrang layo. Pwede kasi siya mag-advance na puno-puno, pwede magtanim siya agad ng wards. Lalamang na't lalamang sila agad sa lane. Oo, at maganda rin dito. Ang isa pang kailangan natin i-take note dito, no, yung lineup composition para dito sa side ng Geek Fam, meron silang dalawang save. Actually, tatlo. Tatlo. Meron kang lubog. Living armor, meron kang lubog, meron kang isang lubog. Kumbaga, lulubog, lulubog. Wala nang lilitaw sa lineup nila rito. Lulubog at lulubog. In a way, pwede rin nilang gamitin ng initiation. As in initiation dito. So let's see kung makakabawi ba ang NIP. Papakilala ko muna NIP sa kanya region side ulit. PPD Disruptor. Etong si Tanner ang SF. Gun Armor playing Tiny ni Beaver and Universe sa kanyang Omni-Night. Sa side naman ng Geek Wam, Trend Protector ni Duvu, OD ni Cook ni Carl, Night Stalker ni Kuku, Razor naman ni Raven at Shadow Demon ni Zephyr. Iyan oh. At ito ang mga basic items. Alam mo ngayon, no, yung item ngayon, simpleng-simple lang. Yes. Tango-tango lang. Mangga, verifier. Hindi na wala na yung mga bumubuo agad ng buong... wala, sayang eh. Bayad lupa agad. No. Kailangan kasi nila ng mas maraming consumable. Kasi lalo na ngayon, sobrang bagal ng mga couriers na maglakad eh. Either na tag-iisa sila ng couriers, ang bagal ng kanya movement speed. At saka ang uso ngayon, yung mga hero na sobrang grabe mag-dish out ng harassment. Oo. Tsaka ang mahirap pa eh, kung mamatayan ka ng courier, di ba? Tsaka primary reason kaya binaban yung Viper, hindi naman kasi dahil gagamitin mo siya courier. Mas masakit siya ngayon bilang support. Sa lane, level 1 yung maghirapan ka talaga. Lalo na kung offlane ka, tapos Viper yung katapat mo. Carry na may Viper. Nako. Sobrang bossit na, hindi ka nila papatayin, papauwiin ka lang nila ng papauwiin. Ubos ang ano mo. Consumable mo. Chicha mo doon. Hindi na consumable tawag doon. Consumption. Mako-consumption ka sa lane mo. Consumption talaga ang aabuti mo. Plus hindi bago ka makapaglasit, 'di ba? Kailangan maharas ka talaga ni Viper muna. Tatry ni Nail nila para ma-secure yung dalawang bounty. Okay, tignan natin dito. Meron rin silang observer wards dito. So they know na nandito si Shadow Demon at mukhang ang bounty rune sa exchange natin. Magiging 2-for-2 pa rin para sa magkabilang teams. Pero wala. Kaya ano lang muna, hindi muna sila lumaban din dito. Top lane naman, nakuha ni Universe. Hindi na rin kasi worth it i-hard contest yung mga runes. Yes. Sabi mo nga, mabagal yung courier. Yes. Importante yung consumable. Kung makikipag-trade-off ka, tapos hindi pumabura sa inyo, din yung rin makukuha yung first blood. Parang malulugi ka sa laning phase pag nagkaubusan kayo ng ano eh. Ng tsaka, consumables eh. Tsaka maganda rin naman dito, til mo, try lane nila, pwede naman na magkayang-kaya kasi lane-an dito ni Razor plus ni, itong si Omni-Night. Kahit aba! Lane, si lane lang sila, di ba? Iba to ah. Oy, Race Farm. Ubus ang mana sa level 1 pero ni Race Farm niya mga ang lupit ng galawan. Para at least, di ba? Malamangan niya dito si Carl. Ayun ang advantage naman. Maganda kasi naman sa SF ngayon kaya kumpara sa SF noon. Nagsastock eh, yung damage ng race mo, kaya malakas eh. Ayun na nga din. Pero, ang advantage din naman ni SF ngayon, which is kapag may bote ka, mas mabilis na makakontrol yung rune. So, mas maaga mo siya mapapunish yung mid lane. Plus, pwede ka agad na mag-neutral comes dito din. Pagdating ng 7 minutes, pwede ka agad makakuha neutral items, di ba? Oo, tignan natin dito. Uy!
Wala lang. Tapos na-deny. Ni-raise nga, tapos din-deny. Yun nga lang. Pero, bottom lane. Feeling ko hindi marunong sira yung right click ng SF eh. Pero, first blood going in favor of NIP. Nakuha nila dito si Sepre. Early advantage yan. Kailangan nilang i-capitalize ha. Sira right click niya. Eh, kanina din sira right click nun. Bakit? Ay, may ngayon lang nasira. Ngayon lang. Ayaw. Normal. Raise palm. Raise palm. Oh. Aba! Ay, meron palang hina. Oh. Pinalubog, men. Deny lang. Ay, ano lang, sure ka para hindi ba deny. Alam mo, ang nagdidikta ngayon ng mid lane, yung ano ah, yung range creep deny. Napakalaking bagay. Pag na-denyan ka ng isang range creep, tapos ang boxing. Ayun na nga din. Lugi ka ng isang level agad. Kung possible na pwede mong skillan. Skillan para mo. Skillan mo. Ano yun ah, yung skillan? Skillan yung lalagay sa mga kasukasuhan. Para pag masakit ang nga ng kasukasuhan, skillan mo. Oops. Hindi po sponsor yun, pero libreng marketing po yan. Grabe. Apanggit lang namin. Grabe yung promoting yan dito. Uh-huh. Pero grabe yun naman yung pangahara si Raven dito. Pumapasok na ng tower. Ganun na naman ang kwento. Lamang na naman yung mid at saka offlane pagdating sa CS. 12-6 at saka 9-2. Tingin ko, mapapahirapan yung talaga. Yung SF 9-0, okay lang. Okay lang. Kasi tamang race lang siya. Tama. Tamang mangga lang. Nakailang mangga na siya. Kita mo, nagpapadala ulit siya ng dalawang mangga. Yan ang bago na bote ngayon, mga kaibigan. Mangga lang ang puhunan. naglilihe. Kaya maganda kasi dito sa SF. Kung magsastock sila, gawin nila yung traditional way na paggamit ng SF. May isang support na dedicated magstock. Ayan na nga. Pero, diba, ang dali pag-clear niya ng stock. Ang maganda pa naman dito, may incentive kasi pag nag-stock ka, di ba? Yes, pag ikaw nag-stock, may makukuha kang goal. Pero kasi hindi niya pwede pabayaan yung core eh. Kapag iniwan or si, ano, speaking of, eto na, pinalubog na, papatuhin kita. Yeah, binato! Saan ko nadalain? Ay, naku, nag-teleport ako, nag-kill crossover, nalito. Wala. May pagka ano basketballista dito si Carl. Grabe. Crossover. Iba yung game, iba yung game sense ni Carl. Hindi yes. Uubra yung mga ganyan. Hindi na. Pero babalik ulit. Ay, hindi na. Nagtanim lang ng obs. Susubukan ulit sumubok. Kumbaga sa ba, ano yung persistent ang tawag dyan. Determination. Hard work. Ganun. Ah! Adi, ay! Ayun napalubog. Lang, maganda yung presence of malas, ni Carl. Malas, sabi nga rin. Yes. Dalawang beses mo sinubukan, dalawang beses ka nag-fail. Ayun na nga. Pero hindi pa tapos, Boss D. Meron pa, nandun pa rin si Tiny sa gitna. Kahit hindi pinapakita naman. Pag hindi kasi niya napatay, ang mangyayari, lugi na talaga. Ang tagal niya rin eh. Plus, na-delay din yung levels niya kahit pa paano. Hindi, gusto niya lang naman na kahit pa paano ma-back up yung OD para makapag-farm sa SF na nahihirapan din sa mid kahit pa paano. Ito, trabaho rin tong si Omni-Knight dito. Wala. Hindi rin nila kaya mapatay talaga. Kita mo naman, no? Si Carl, lumalamang na siya sa last hit. Oh, currently sitting at 18 and 9. Pero yung carry ng NIP rito, maganda rin yung CS, 20 and 7 at the moment. Hindi rin naman kasi ganun kalakas yung kill potential ng Shadow Demon tsaka Night Stalker. Pag kumaga pa. Ang kailangan lang nila dito para sa akin, ang pinakamahalaga dito, makakuha ka ng enough experience para pagdating ng unang night time, which is parating na, eh magkaroon ka ng impact. Pero hindi, binato rito. And siyempre, medyo delikado siya rito. Body block ko. This should be a kill going in favor of NIP. 2-0 na naman. Pero same story ng game 1. Lamang pa rin ang Geek Pop. Hindi makakakuha pa ng kill kahit 1 lang yan. Pero isang magandang team fight lang yung mabigay dito ng Geek Pop eh. Kita mo naman pag nag-snowball sila, tuloy-tuloy niya. Kukuha na ng lakas. Bounty rune. Sino nakakuha? Pero unang gabi na to. Unang gabi, masarmang mamatay sa unang gabi. Tanda mo yan, first night pa lang. Aray ko, pinalubog siya rito. Ang gandang save. Tignan natin mga kaibigan. Yap! Ako po. Patay. Unang gabi, unang patay. Usually, paggabi, takot ka sa Night Stalker eh, no? Pero kasi tatlo sila eh. Kumbaga sinaiko nila? Oo, tinatlo nila. Para talaga na malockdown nila dito itong Night Stalker kahit nagabi pa. Plus, hindi pa rin naman kompleto rekado yung skill dito ni Night Stalker. Yep. Kailangan niya pa na magpakunat din. Anong item ang kukunin mo at Night Stalker ka? Night Stalker item? Ano yan? Puro kunat yan eh, no? Oo, talagang siya. Frontline talaga siya yung gagawa ng kagulo. Isolation, ganun. Uy, pero avalanche to. Tignan natin kung ibabato nga niya. Tignan natin kung tatama ang race. Temeka, sinusukat ang race, mga kaibigan. Ako po, Tiny na dito na rin. Nalito siya, mga pre. Ayun yung malakas dun, yung double lubog. Yes, dalawa, no? Oo. Pwede pa nga ang gawin nila eh, pang counter at saka pang save. Yung dalawang lubog nila, di ba? Yep.
Pero naman, double damage. Yun talaga ang purpose ng ano eh, yung double hit, mahirapan ka eh. Lalo na kung meron isang hero na kailangan mong sukitin, kasi di mo talaga magawa. Naku po, universe sa top. Wala, hindi rin naman nakakapatay ito eh. Aba, aba. Slow. Diyan ka nagkakamali, sabi ni Raven Durant. Pinanindigan talaga ni Raven na may Durant, no? Pero ito, nag-DP na rin si SF sa top lane. Ay, si Destructor. Delikado po na to siya. Oo, dinos nga, pinali po. Masya maasim si Raven Durant na injured mga kaibigan, kaya hindi nakapaglaro sa Brooklyn. Ayun na rin eh. Plus, nandun na rin yung Destructor and Tiny. Pilipin natin kaya, yung Tort, ha? Kahit pa paano, na-depensa nila yung top lane dito eh. Pero the rest naman sa baba, hindi naman din ganun ka. Basta-basta mapapatay yung Morphling muna eh. Oh, number one yung Morphling in terms of overall network. Pero yung tatlong susunod are all cores para sa side dito ng Geek Pump. So despite having nothing, eh ito, nagpapalit na ng lakas. May wave out pa yan. Out lang muna. Farm lang muna din. Pero meron siyang dalawang rate band. Pero guys, ha, meron tayong Lupon Invitational. Yan. Sa January 13 to 19, meron tayong Execration, Neon, SG Dragon, at saka Signal Ultra. Yung apat. Kilala ko yung isang team dyan. Kilala mo ba yan? Hindi ko pwedeng sabihin. Maaga ka nakakasagap na balita. Secret, tsaka OG. Uy! Tapos sa Open Qualifier, Nigma. Tapos EG yung susunod. Hindi. Dito lang yan sa Pilipinas. Hindi, yun nga eh. Hindi, yun ba yun? Napakalakas ni Kuya Nick. Naagaw niya. Mapapalaro niya yung mga tier 1. Oops! Gunner. Grabe naman to! Galit na galit yung NIP, man. Gigil na gigil. Tsaka yung, eh ngayon ha, nakikita natin si Tayo yung nag-gank ng gank sa mid ha. Kasi yung potential nila na SM ang lakas. Pero naku po, ultimate! Binagsakan ng Swanity pero dumating na si Mang Jose. Uy, patay! Aray ko na matay agad! Hinain ng lupa mga kaibigan. Nakala niya makakapatay siya. Pero ito, ang taong pa to. Hinahabol ni Mang Jose. Mang Jose! Yeah, ang bagal ko. Wala na. Ay, nag-greedin! Nag-greedin ka, tropa, peeps! Naku, gusto niya rin kunin! Naku, nahalo na! Napano na, tropa! Tatamo! Void mo! Pinoid! May courier pa, pero masyado naman malaya. Pero wala silang mapatay! Uy, nakakuha na ng dalawang kill dito yung Geek Pump, ha? Napatay nila yung Omni Knight. Pero masisecure din nila yung top lane dun, ha? Grabe naman yun, ha? Diba? Sobrang nakakita sila ng regeneration. Dalawa yung naakit. Bottom lane naman, pre-perm dito si Gunner, may threads na rin. Buti hindi sila namatayan, no? Wala kasi rin kasama yung Night Stalker eh. Pero ito, pinasok na naman nila si Kuku mga kaibigan. Kuku Martin, yung sa pinakasikat na Dota player. Grabe naman, nag-dodgeball sa puno. Makapatay pa si Kuku. Sustain! Buhay pa rin siya. Ay, naku, pinapalik. Patay. Pinapalik yung tropang napilita. Pero dumating na si OD Pixel. Patay ka, one hit ka boy. Two hit, three hit, four hit. Ubusan mo lang patay. Double kill. Triple kill na kaya makukuha kaya niya. Saan ka pupunta? Huwag ka magtago dyan. Sidestep ka pa. Wala kang tataguan. Ooh, Beeper. The Way of the Dragon. Ay! Way of the Dragon! Ay! Napakatagal! Pahuli ka pa rin! Wala kang takas, boy. Goodbye, hotdog, and triple kill para kay Carl Santino. Napakaganda naman ng rotation na yun. Yes, tsaka timing din eh. Ang tagal na mamatay dun si Kuku dahil dun sa living armor din na binigay ng threat protector. Feeling ko nga, ano yun eh, calculated risk yun eh. Sabi niya, mapapabait ako dito, pre. Yes, pwede. Para makakuha ka ng tatlong hero at ayun na nga nangyari ron. Ayan o, may replay tayo dyan. Grabe naman yung replay natin dyan. Di rin kasi tumama yung avalanche, kaya napatay nila agad dito. At successful na patay natin, pero nagko-convert yung ano. Nagko-convert ka pala, ha? Kaya pala. Kaya pag lumabas sa kanya, patay eh. Pero bakit siya nagpababa ng buhay? Hindi ko ba ipaliwanag? Hindi niya inaasahan, nandun yung ano, OD. Pero back to the game tayo, nakapatay na naman. Mega kill para kay Carl, back to the ball game. 6-6 yung scoreline, mega kill si Carl. Ibig sabihin, 5 kill. Ng Geek Pump kay Carl. Plus, pwede nila na ma-secure yung auto sa bottom lane. Si Tubo, gusto patayin. Aba! Gusto mo lumaban? Tubig ka, mahina ka sa kuryente, pare! Tandaan mo, Tubig, mahina ka sa kuryente! Napa-wave out siya eh! Pero ito yung auto sa pinakamaganda makukuha. Boy, napalubog na naman ni Carl! Bingo! Pack! Patay yata, mag-stocks! Patay ba? Wala. May universe. May pampalit. Pero namatay yung Tiny. Okay lang yun. Dalawang outputs na secure dito ng Geek Pump. Plus yung SF, hindi nag-farm sa mid lane. Na ay yung chance niya na makabawi sa lane. Na-force na mag-TP sa top. Pero wala sila nangyari. At tama ka dyan. Don't look now ha. 3K na yung lamang ng Geek Pump, Shola. 3K na. Eh, kasi lumaban siya sa kuryente. Ground talaga abutin niya dun. Awit naman, man. Kumbaga, ang problema dito, lamang na siya kanina eh. Oo. Kaso, pinili niyang umaction-jaction. Tingnan mo yung
network niyo, mas malamang na yung yes, Razor. Yes, nakabawi agad. Kala natin na mag-snowball yung farm niyo. Yung SM parang wala naman dating eh. Di na nga pinapansin. Aba, tinong si OOD. Lalaban? Gusto patayin. Lalaban naman eh. Patay! At least nakapatay pa siya, di ba? Nilaban niya na. There's no way out na dun, Kuya D eh. Ang malas nung SF. Yun na lang ang masasabi ko. Sobrang may balance malas. Sa quit. Hindi niya yata shiner yung chain nung 22, dating chain eh. Oo. Kaya minalas-malas. Mga ayo guys, sabi kaya kayo ng tip ni Shola, yung mga message chain, huwag niyo puputulin yan. Huwag niyo puputulin yan. Pag naputol niyo, tingnan niyo yung naabot. 2020 na. Kaya ako, di ako nagbabasa ng mga ganyan eh. Talagang ini-ignore mo lang, no? Pero mid lane dito, Zever, nagpapa-level naman. Oo, pero tingnan at least, di ba, nakakahinga na si Kuko sa bottom lane. Oo, at saka hindi pa natin nakikita talaga yung impact ni Kuko rito. Yes. Na feeling ko yung, ito, yung gabi, yung pangatlong, yung pangalawang gabi. Pag nakompleto, Ricardo, niya na yung skills niya talaga, yun na yung magiging aggressive si Kuko. Kanina kasi wala pa siyang Dark Ascension, kaya hindi pa siya makalipad-lipad. Yun yung isa na sa mga super powerful skill ng Night Stalker eh, no? Yes. Yung Dark Ascension, ibig sabihin, hindi ka na ma-outrun. Pwede mo pa silang i-outmaneuver. Oo, it's time. Pero, kita mo naman, at least si Dubu dito, naglagay na rin siya ng kanyang living armor. Para easy defend. Red protector yung nagde-defend dito. So, yes. Pero ito ha, moving under the cover of smoke. Nagsod. Geek Fam. And they'll be able to initiate dito. May mauuli silang isa. Hindi ko pa Tiny, na. Wala siyang mapupuntahan dito. Sakit! So, pa-pips patay si Tiny. And they can transition again sa Borbling dito. Susubukan din ako. Overgrowth from the high ground. Grabe naman mag-dota yun. Ang galing mag-keyboard mouse. Ang galing magpintot-pintot dito. Pero ito. Oh! Nakabaw! Lumalabang ka pa! Bakunin Tiny ka pa tumakbo. Ganar! Ganar! Tumakbo ka habang may lupa. At patay. Wala, umabol pa dito. Umabol pa si Kuko. Dumadark Ascension pa si Kuko. Ang ganda rin nung timing doon ni Carla na sa likod ng galing eh. Saktong-sakto na iwan etong si Morpling doon sa teamfight. Hindi na rin siya matutulungan eh. Hindi siya tumakbo eh. Papunta sa taas eh. Hindi ko alam bakit parang pumustura pa siya na gusto niya lumaban. Eh. Kala niya na masisave ka rin din siya dito na Omninite eh. Which is wrong. Wrong. Very wrong. Wrong. Very wrong. Ano ito, BKB Razor? BKB agad, wala nang patumpik-tumpik pa para kung sakali na ano mapalipad ano siya. Ano ba magandang item? BKB talaga? BKB. Tsaka, Ags Ballad. SNY. Ah, yung ano na? BKB SNY. Yeah. Di na uso yung asa sa ulti? Oo, wala na yun. Di na uso yun. Kasi ano na eh, parang... Right-click meta, ganun. Right-click, tas stat meta eh. Puro stat kasi mga item eh. Pero tatahimik muna yung kapaligaran dito kasi umaga na naman eh. Hindi ko alam. Umaga na naman. Medyo mas mabilis bumitaw yung NIP kumpara nung game number. Ito talaga medyo napag-iiwanan na sila ng panahon. Napag-iiwanan sila. Talagang momentum to ng Geek Bomb eh. Yun din eh. Momentum nila. Kailangan nila magtuloy-tuloy. Dapat hindi sila yung over mag-farm. Huwag nila bigyan ng magandang space dito si Morpling. Ito pa isang maganda, oh, Kuya D, oh, which is yung ginagawa ng Trend Protector. Easy vision. Agad yun na po-provide niya. Kung solo to, pwede nila i-kill, di ba agad? Tama. At ang maganda rito, dahil nga successful yung mga ano nila, alam nila solo yun. Wala ka pupunta, Diego. Saan ka pupunta, Diego? Aba, binate lang nila rito. Overgrowth. Oh, silencein mo. Ay, di nila. Ay, napabalik. Hindi nila pinupuwersa yung issue. Grabe naman, na-fake niya yung mga kampi niya ron. Pero na-fake nila yung mga kampi nila. Ayun na nga din. Pero at least, di ba, tumaumahan rin yung race dun. Ibig sabihin, nag-commit ng apat na hero to defend. E di pre-farm sa bottom lane si Razor. And also yung mid lane tower dito, pwede mabasa ni Carl. Pero kukuha, pwede silang gumawa ng dito. Ng play around this. Pero mag-iingat sila, apat na hero nakapalibot dito. Fortification will be used to delay the inevitable. Tier 1 tower under pressure. Pero on the way, ang Geek Pump dito, will they be able to defend this on time? Parang hindi naman. And this will be the first tower down. Going night time! Kuko, ang ganda na positioning. Pero sa likod. Maganda positioning ni Kuko kasi makakat niya eh. Uy, may magte-teleport. May nahuli sila rito. Saan ka pupunta? Tapon basura? Patay agad ang position 5 dito. Ang maganda dito, ito na yung aggressive ni Kuko eh. Kailangan niya na mabigyan masulit itong night time niya. Sakaling pwedeng mabugaw dito yung Morpling sa baba kasi ang ganda ng vision nila sa baba. Why not? Last one lang kaya nila napatayin. Oo, tama. Tingnan natin. Lalo na pag nahuli nila off guard yan. Oo, ayun na nga din. Ang taas din ng damage amplification dito ng Geek Fam, ha? Yes. Plus, ang hirap kumuha din ng tower yung yung NIP. Ito na nga sinasabi ko, Kuya D! Plus one talaga eh. Bago niya ma-lockdown, plus one. Tamang lipad-lipad lang dito mga pre.
And then, kita mo, it takes ilang ano, three hero para suportahan si Gunnar. Ang problema dito ngayon, Aghanim Scepter na si Kuya Carl mo. Uy, ang bilis. Kita mo naman, nilikuran yata nila dito, Kuya D. Hindi mo malilikuran ng advance pag-isip. Meron silang sentry wards dyan. Si Dubu. Nagpapatumpik. Di sila maka-overcommit. Grabe naman yung defensive na palubog dito ng OD. Meron pa silang ibang defensive dyan, pero di nila gagamitin. And that's a tier 1 tower mid lane secured by Geek Pump. Hindi rin na-contest dito ng NIP yun. Parang free tower lang para sa Geek Pump. Nakakuha pa nga ng regeneration sa Dubu dun. Sulit na sulit. Kailangan pa rin nila dito na magtuloy-tuloy, ah. Ano? Kasi night time. Ano next item ng ano dito, Shola? Alem. OD. Or stop. Or tas pwede niya i-convert sa Hurricane Pike yun. Dagdag. Sa bagay, yun talaga staple. Diba? Yun, no? Yung libreng limang tira pag may vision, eh. Ayun na nga, guys. Kung sino mag-champion dito sa Bukovel Minor, magko-qualify para sa Dream League. Sa Dream League. Season 3. Grabe, ang dami ng ano dyan sa Dream League. Siyempre, yun dyan ang El Favorito. Ang TNC? TNC Protein. Fanatic din. Dami natin pwede supportan dito. TNC Fanatic. EG. Kung gusto mo kay Abed Yusuf. Oo. Abed Yusuf. Ang actually, pwede mo rin supportan yung ibang team kahit walang Pinoy dyan. Oo. Ako, makagusto ko dyan yung dati, yung nung last DI, si La Hector. La Hector. K1. Pero bottom lane, ito na nga sinasabi din natin na pwede nila na i-push agad. Kita mo, kuku connection tsaka dubo lang. Easy lang. Pero nasa kanila yung item timing kasi. Tsaka gabi, kaya sila yung talagang main initiative. Ano lang po si Pepedi, oh. Pinabalik, thank you. Si Pepedi. Pepedi? Pero mukhang makakatakas pa si Pepedi, ha. Hindi pa siya mamamatay dito. He's alive! He's alive, my friend! Buhay! Success! Pero kita mo naman, yung itong si Morphling, hindi na siya nagpa-farm or nagre-react na lang siya na mag-dep. Medyo lumaki na yung pagitan nila nung Razor, eh. Yes. Ang ano naman dito, yung top lane lang na po-flow ng NIP. So, kailangan na isang mag-defend dito or i-push out dito yung creep wave para hindi ganun or makontrol nila yung outpost sa top lane. Kuku. Tingnan natin. Ah, magmamanta si Morphling, ah. No, pagtanggal niya rin yata ng Ay, naku, magkakasalubong. Hard dispel niya rin niya, pero tignan natin, tignan natin palubog. Ito, may nahuli disruptor, so this is an immediate minus one. Pinalubog na naman dito. Double damage si Kuku. Gusto nilang kunin, walang magawa yung ibang members. Lambot! NIP rito as they already lose 2 hero. Hindi pa man nagsisimula yung engagement. Here the comes the chase. Razor going in. Gusto mo mag-teleport? Aba, aba, saka pupunta. Pinalubog siya dito. And Omni Knight, for sure, he will die. And this is a quick 3-0. Boom! Binagsakan. Going sa side ng Geek Pump. Yes, hindi talaga makapalag dito yung Morphling plus yung SF. Sobrang lambot nila, eh. Ang bilis sila makite dito ni Kukoy kapag nag-dark ascension si Kuko, malapitan niyan, easy silence, wala na magagawa yung Morphling talaga. Saka yung the way i-isolate ng Geek Pump, no? Mm-hmm. Lubog yung isa, hanahanap ng advance yung isa. Sobrang positive. Meron din silang trend protector na may OG pag kailangan ng mass disable. Ang pinakamahirap pa yung static link. Paano mo maiiwasan kapag wala ka pang force stop? Totoo, diba? Totoo. Imbis na di mo kaya damage, microin, eh. Imbis na damage item na lang yung i-build mo, mapapa-defensive items ka ba? Kailangan mo ng isang item para lang ma-break yung link. Kasi hindi mo ma-break, wala ka rin bilang as a carry. Especially kung Morphling ka. Asa ka ba sa skill mo? Hindi naman. Yes. Pero ito, gusto nila na makontest yung outpost. Kasi magka-attend 20 minutes na. Pero si Dubu. XP na yan. Tignan natin dito. XP na lang. Yun na lang din nasaan nila. Siya na yung inalay rito ng kanyang teammate para lang ma-make sure. At sino makakakuha ng outpost? Naku po, eto na nga. Makikita yan na ano. Magandang vision niya. Makikita siya. Aray ko, kita ka siya. Easy. Siguro medyo, dapat nag-back na lang siya noon, no? Hindi niya in-expect, eh. Pero bottom lane naman yung kapalit noon, Kuya D. Tingnan natin kung i-defend o hindi. Pero umaga na kasi. Perfect time para dito sa side ng NIP ko lumaban. Go! Available yung ultimate dito ni Nightstalker. So hindi sila pwede magpakampante. Yes, pero tingin ko magpa-farm lang muna din yung SF dito, eh. Wala pa, eh. Hindi pa kaya na makapalag nung SF. Nabutan mo yung panahon ng Dota na SF Morphling. Sure win, eh, no? Oo, sure na. Dota 1 lineup, eh. Pero bago ang lahat, Kuya din, nagkakaroon ng bakbakan sa baba. Hindi bakbakan yun yan. Massacre yun. Massacre ang tawag. Bakbakan, may laban. May laban. Walang kalaban-laban, eh. Tsaka isa lang, no? Anong tawag doon pag isa lang? Ha? Anong tawag pag isa lang? Yung pinapatay? Gangbang. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung term na yun. Pero top lane dito. Outnumbered. Outnumbered.
Tandaan niyo yung mga kasabihan ng mga kaibigan, ha? Ah, ano kasabihan na naman niya? May bago ka na naman mga kasabihan? Hindi, konti yung lang. Yung pa rin ba? Yung pa rin, tandaan niyo lang yan. Pero... Pasensya na kayo sa mga nagme-message sa akin para batiin kayo, ha? Bili ko kayo mabati agad. Oo. Pero shoutout sa Boss Alvin Beltran. Oy, shoutout yan, Boss Alvin Beltran. Shoutout po! Ayan. Pero tingnan natin dito, ha? Ang hirap pa rin kahit na umaga. Yung kahit umaga dito yung umaga, di ba? Ano? Mabasyola. Homicide. Bakit grabe naman si ano? Si Alo? No, si Alo, ang hard sa'yo ni Alo, no? Ma-hard talaga yan. Si Alo? Ano ba? Wala akong alam dyan. Sabi sa inyo, guys. Kakakuha ko pa lang ng trabaho ko. Ayokong masisanti agad. Kaya babe muna tayo dito pag medyo ayaw na tayo. Ay, naku, napabalik. Uy, napabalik. Huling. Ayan, anong tawag dyan? Deadball. Galing. Mabilis na rin. Pero ito, Shola. Ano na naman feeling yan? Natin mga previous minute lamang yung gig pa, pero hindi na lumaki yung kalamangan nila. Oh. Nag-umuopensa na rito yung NIP, pero tandaan mo, may morphling. Uy, nag-jump in! Aba, nag-jump in! Dalawang palubog! Dalawang palubog! Jirap, sino-sino? Silent ka muna dyan, tropa pips, aroy mo. Gardan 250! Tinawag na patanggal ng sakit ng katawan, pero gusto nilang lumaban, pero hindi sila sure. Hindi pa sure! Uy! Rico, grabe naman yung mga palabog! Nag-BKB! Oh, ano? Gagawin! Wow! Nag-regame sa naka BKB! Amazing! Bagong strategy na yun, BKB takbo! Very good! Uy! Back lang! Napabalik sa nakaraan! Wala kailangan na mag-backback dito na NIP. Huwag kang babalik sa nakaraan, Shola. Lagi mo tatandaan, always moving forward tayo. Okay. Moving forward. Ayaw mo na bumalik sa nakaraan? Mahirap bumalik sa nakaraan. Moving forward tayo. Kailangan lahat ng mga bagay, ano ka, decisive ka. Hindi ka dapat nagsisisi. Pag mabalik sa nakaraan, ano yun, may regrets. Regrets. Mm-hmm. Okay. Tandaan mo yan. Anong sa Tagalog regrets? Yun yung maliit na sigarilyo. Regret. Di ba secret yung po? Oh, pag maikli na, regret. Tama mo yan. Di mo alam yun? Oo, tama. Ngayon, nabawasan kasi letter eh. Kumbaga, parang Tobleron, di ba? Pag nakalakain mo, nawala yung tea. Tobleron na lang. Hanggang maupos mo yun, hanggang N na lang. Tama. Yung regrets, pinaikling cigarette. Alam na natin guys kung anong tawag doon, pero midlane, pinupush pa rin dito ng NIP na palubog. Umuopensa na rito yung NIP, ha? Hindi na, grabe naman yung pabalik na yun. Pinabalik sa future! Sa future na. Mali, ayaw kasi sabing si moving forward to Kuya D, eh, pero tinos. Wait, pero may nahuli rito si Raven, mga kaibigan, kinukuryente niya na rito si Peter Pandam and another early kill going into the paper. Dalawa na kagad yung nahuli nila rito. Nag-teleport na tuloy. Nag-BKBTP, abasang kapunta! Tapibasura! Tatlo na naman ang patay dito sa site ng Ninjas in Pyjamas NIP. Kailangan nila na lang mag-ano. Wala, ito na. Snowball na naman to. Tulog na, kaya kasi Pyjamas. Kailangan na nila matulog, boss. Ipapatulogin na sila ng Geek Pyjamas Pyjamas naman talaga yung NIP, di ba? Unang laban pa lang. Kita mo yung pinapakita ng Geek Pyjamas dito. Maganda kung kaya nga nilang ganito yung NIP. Ibig sabihin, karamihan ng kalaban dito sa minor. Ang mga mabigat kalaban dito, Nigma. Yun lang naman eh, pero tingin ko, pag nag-champion dito, pasok sila sa Dream League. Dadagdagan yung mga i-cheer natin. Oo nga. Ang dami, madadagdagan na yung Pinoy. Ha? Bakit? Nabawasan ba? Ay, hindi, madadagdagan niyo eh. Ah, syempre. Malay mo naman, di ba? Marami ng Pinoy ah. Marami ng Pinoy. Uy, nakakita siya sa dubo. Sa baba, pero... Ba! Humahabol! Ngayon lang ako nakakita ng mag-isa ka, hinahabol mo yung tatlo! Amazing, my friend! Pero kailangan niya na mag-back. Ginamitan pa na force niya pa yung gardan. Ultimation. Pero ito na. Night time na naman para kay Kuku. Hintay lang nila na mag-respond yung Trend Protector. Ang bilis mag-online na kanila mga ultimates eh. Aha. Kaya pwedeng-pwede sila na lumaban. Tingin ko magsusot. Kung magsusot, sobrang aggressive na itong NIP. Ito na, Shola, ang hinihintay mo. Ang blink dagger ni Kuku. Ito na nga. Instant isolation. Kung ako kay Kuku ang target ko rito, Disruptor. Blink in.
ulti. Wala nang gagawin. Para rendered useless, wala naman siyang BKB. Yes. Wala nga silang 4 stop eh. Ayun ang adin ang problema. Uy, meron pang ano ha? Ah, repair kit nakuha ni Shadowfin. Ano yan? Parang pang panggawa, construction. Panggawa, pang construction. Yun na lang yata talaga yung tatrabahuin dito ng NIP eh. Oy, shoutout kay boss! Shoutout kay Pau Bago. ang bago na luma, ang lumang bago. Oy, galing ka doon? Uh-huh. Yan. Si coach, wala mo tayo dyan. Mukhang maganda bigayan ha. Pero, doon ako, sabay ko dumaan mismo eh. Dalawang kilometro nilakad ko para makapagpas. Ah! Si Kat! Patay. Hindi na bago yan! Kanina pa yung patay eh! PPD kita! Oo! Opo! Mercy! Ayun yung sabi mo! Nakikinig talaga sa akin, di ba? Oo. From the future ka talaga, Bosti! Iba! Bonus round! But wait! There's more! Parang nagti-TV shopping lang dito yung Geek! Patay! Boom! It's Obo! Push in the next minute and you'll get the Razor! You'll Grabe. Get the SF! Ang ganda nung combination nila. Wala talaga silang 4-stop or Manta eh. Pang ano sa overgrowth. Kita mo naman. Ang simple-simple ng pangontra sa Night Stalker. Tsaka ano, hindi pa nila nagawang pumili ng 4-stop. Pagalitan mo nga yan mga yan. Pagalitan yan. Dapat papagalitan yan. Pero dapat hindi natin. Sobrang smooth talaga ng galawan ngayon ng Geekbomb. Ang bilis nila makakuha. Ngayon naman sila yung nagtitip dito. Kasi kanina pa nila tinitilt si Carl eh. Diba? Kanina pa nila sabay-sabay na mag-tip eh. 14K gold lead, sabay kuha ng bottom lane. And hindi pa tapos. Heavy favorite to win game number 2 na kagad yung Geekbomb dito. Walang sagot ang NIP doon sa assault. Sagot. Lalo na paggabi. Kumbaga, alam mo yung item selection, makikita mo medyo yung difference dito sa game number 2 yes. malaki. Tsaka yung item ng Geekbomb, may pagkabilin dagger, action agad. Oo, tsaka napapakinabangan. Against dito kay ano, BKB, para saan yung BKB niya pang out? Ito nga malupit dito, yung Morphling, bumili ng ano, ng Manta style. Eh, pag tinalo ng ka ng Night Stalker, pag Manta mo, ganun pa rin, nandun ka pa rin na silence eh. At saka din ang ano din, doon, nalalockdown pa rin siya dito ni Dubo. Yung kanyang, anong tawag dito, Hammer. Ah. Diba? May mini stun din yung nabibigay dito yung Threat Protector. Yung tsaka, combo kasi sa OG niya yun. Diba? Oh, kahit na makaalis siya dun sa OG, pero pag nakas naman din dito ni Trent Protector yan, di ba? May mini-stun pa rin na pipigil. Yes. Kumbaga, yung lineup ng Geekbomb ngayon, lahat may pangpigil eh. Kung saan naman ang gusto mong gawin, meron silang panlubog, so hindi ka pwede mag-initiate basta-basta. Tsaka, wala ka rin priority, hindi mo naman pwedeng unahin SD, papalubugin ng OD. Hindi mo pwedeng unahin OD, papalubugin. Night Stalker, tatalo ng kanyan. Si Razor, di mo ma-FF. Dila mo, sinasabi ko na kanina na more on nag-relay dito yung Morphling ng defensive item. May BKB siya, may Manta siya, pero hindi ganun kalaki yung damage niya para makapatay. Or kasi ang mangyayari rito, yung Manta mo, hindi mo, ay yung BKB mo, hindi mo siya magagamit pang laban. Oo. Yung item na sobrang ininvestan mo, once na mag-BKB ka, hindi mo rin naman kaya umarap eh. Parang BKB takbo yung mangyayari. BKB TP lang. Hindi siya yung BKB TP, BKB yes. takbo. Hindi siya yung mapapatay, hindi talaga. Mo siya mapapatay. Ang mahirap din kasi sa kanila, umaasa sila na mag frontline nila dito si Omni Knight na si ano si Tiny. Ang problema, pinapalubog lang sila ni Carl. Then magji-jump in si Kuko doon sa backline, wala na magagawa yung disruptor. Kumbaga wala rin silang burst. Wala silang pwedeng i-burst kasi kahit naka-BKB yung SF Morphling, yung palubog kasi sa kampiyon eh. Yes. Wala silang magagawa ron. Ayun na nga din. Tsaka may BKB na rin. Ang problema pa niyan kapag nakapag BKB pa dito si Carl. Ay, meron na. Tatlong may BKB dito sa side ng Geekbomb. Ang hinahanap na lang ng Geekbomb dito yung dami mangga oh. Pag ano, pagkakamali na lang ng ano, ng side ng ano. Yes. Sa NIP kasi wala nang room for error NIP dito eh. Wala na silang outer tower, ibig sabihin magkamali sila ng engagement na pasukin. Eh napakalapit sa base nila, for sure mawawala yung ano. And at least may nako, ito na. BKB, ito ang sinasabi natin. Gusto niyo lumaban pero nag-BKB pero ano? Umaagaw ka ng lakas! Ay, nisasabi ko, Dubo! Naku, pumasok sa loob! BKB talaga ba? Talaga ba gusto mo pumasok sa loob? Naku, ubos! Swanity Eclipse! Hindi mo kailangan ng bawas! Sa'yo na yan! BBD, bawas talino! At dalawa patay dito! And Geekbomb, jumping in for more! Buyback para dito, pero mukhang mapapatay na yata nila. Pinalubog dito, tignan natin. Ano gagawin mo? Oh! Wala na. Oh. It's Obama friend na naman, pero ultimate tier, maalis sila. Pwede. Tamang reggae. Yun lang yun eh. Yes. Pero wala silang malockdown. Buyback to! Naglalakad sa gitna! Ano yun? Kinagawa mo! Agik! 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 Nag-buyback, sumabay, akala, back ka rin.
sumabay sa pagbabak ng kalaban. Baka kala niya doon na siya, lilipat na siya ng team. Papunta na siya doon sa base ng Geek Pam eh. Dire-diretso, baka nasira yung mouse. Your future is grim, sabi ni Carl. Yes, it's naku over. And there should be a tier 3 tower going. Pero mabubuhay ang Warpling in 3 seconds. Aba? Wala silang Guardian Agent available. Kita mo yun, mag-BKB silang dalawa. Anong gagawin? Ito ha, ang pagkakamali doon siya wala nung Warpling. Nag-BKB siya para mag-static link. Yun na rin. Nakalimutan niyang pag nawala yung BKB niya, may Swanity Eclipse yung OD. Nabura siya sa lupa. Tsaka, ang lakas ng ano niya din, dahil din nakakuha siya ng damage, di ba? Sobrang lakas niya na mag-front aim doon sa gitna. Nas napapaliburatan siya doon na wala siya magawa. Oy. Hindi rin siya ganun ka na susustainan ni Ominite. Ang masama doon, ang dami niyang damage, wala naman siya pwedeng normalin. Kasi ang ginawa niya doon sa duration ng BKB niya, sumipsip ng damage. Eh, pag nawala yung BKB mo, paano ka na normal? Yes. Pero, ayun na nga, tinginan natin, bottom lane, mid lane na lang yung Rocks na makukuha. 19k na yung kalamangan ng Geek Pam. For sure, lamang na lamang dito. Yes. Kailangan, hindi na, ang tanong dito, hindi na kung anong kailangan gawin ng NIP para manalo. Ano, ilang pagkakamaling epic ang kailangan gawin ng Geek Pam para matalo? Kumbaga, wala na, itong laban na to, yung mga laban na wala na sa kamay mo kung mananalo ka eh. Nasa kamay na nung kalaban. Kumbaga, at their mercy ka na lang. Yes. Kung ano, kung magiging aggressive pa rin dito yung Geek Pam or magkakamali sila na pa isa-isa na mamatay. Kailangan dyan, mag-overextend, mag-dive sa whale para matalo, pero... Naku, napalubog ha. Pwede nilang i-go to. Gunner? Oh, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Wala, yun na lang gagawin nila. Pan-dispel na lang yung Heavenly Grace na ginagawa eh. Plus, hintayin lang nila yung night time. Plus yung ultimate dito ni OD. Roshan, pwede nila ma-secure. Diba? Roshan. Raven pa din ang best Pinoy carry of all time. Ayun, guys. Guys, ha, meron tayong Arcana giveaway after sa mga nag-i-stay. Yan, mabibigayaan talaga yun sa mga taong nag-i-stay dito sa ating stream. Make sure na i-share nyo lang ng public. Comment na rin kayo dyan para, ano, para may chance kayo na manalo ng Arcana giveaway. Marami pa tayong laban para ngayong araw natin. 5 series ata itong mapanoorin natin ngayon. Ayun na nga. Hanggang mamaya tayo. Hanggang mamayang gabi. Yabi. Kaya nabangan nyo rin ako mamaya, pero guys. Pero ang playoffs ba? Mas mag-iba ang oras eh, no? Magiging ano? Oo, gabi. Magiging madaling araw ata. Ako po. Uy, pero ito, gusto lumaba. Tingnan natin Dark Ascension being pop defensively just to make sure that they'll be able to secure the objective and immediately jumping in is Geek Pam. They are finding the target. Here comes the Glimp back. Pero makaka-isolated dito. Mamamatayan ng una yung Geek Pam dito. Pero here comes the Overgrowth. Guardian to save them. Regen once again. But naka-BKB rito. Tingnan natin kung anong nangyayari. That's the SF going down. Nagkakapulan. Here comes the toss in. Ito na yung isa-isang isolation dito. May nahuli. Na silence sa kapunta, tapon basura, and there's no buyback for the Morbling. Eto na, iisa-isay na nila. They want to go for the Disruptor. It's over, my friend. Behind the line, I think it's over. Wala na masyadong buyback yan. Wala rin naman nga soul dito si SF, tsaka wala rin siya talagang gagawin. 50 seconds, anong gagawin yan? Magko-call na lang yan. Magko-call na lang ng GG. GG, yun na. Wala na rin sila talagang nga pala. OD pa rin to ni Santino. Ni Carl, matay din yung parang, ano. Parang masyado maraming problema ang kailangan solvein yung ano eh. Yung NIP para manalo eh. Ang dami nalang problema. Kung tutuusin, parang wala na silang... Meron, makakapatay sila. Pero the rest, kapag inauli nila yung skin nila sa isang hero, ano nang gagawin nila kapag gumaw pa rin yung hitbox? Yun na nga eh. Kasi asa sila sa burst eh. Pero hindi nila maabot yung punto ng may mababurst silang isa. Kasi sobrang laking commitment na makapatay silang isa. Kasi mo, napatay nila yung Disruptor. Yeah. Ay, Disruptor, yung Shadow Demon sa simula. Pero, anong epekto? Ayun, wala rin. Kasi either na pwede rin naman mag-buyback. Support lang yun eh. Kahit all-in na nila. Nag-commit sila ng dalawang BKB. Ng Avalanche Toss. Eh, pag napitaw nung Tiny yung Avalanche Toss, matagal nung cooldown para makapag-commit siya ulit eh. Masyadong mabilis pumatay yung Geek Pam, ang nangyayari, hindi pa cooldown, wala silang mapampigil. Ganun. Yes, buhay na yung Morphling dito. Susubok ba sila ulit na dalawang set, two set of rocks na yung wala para sa NIP. Wala na. Ang hirap na labanan. Napabalik. Ayan na lang. Napabalik, pero... Napalubog! Napabalik. May lubog pang isa! Napalubog. Napait. Napalubog na naman. Grabe naman yun. Saan ka pupunta? Ito, sinigupan na ng lakas. Nag-BKB. Patay. Bumasok sa loob si OD, mga kaibigan. Nagka-jumpinan. Patay nila yung Threat Protector. Pero nasa lang the rest of the squad. And this should be the GG call being called by NIP as they lose three heroes. They are about lalaban to lose for you. Lalaban pa, pero good game will be called. And that's Geek Pam.
taking the series 2-0. Magandang okay. simula sa taong 2020. Oo, napakaganda ng ano nito ni Kuya D. Umpisa pa lang, pinanalo na yung Pinoy. Mukhang malakas yung swerte mo. Hindi, malakas yung kuko. Malakas yung kuko. Carla connection. Pero yun na nga, kita mo naman, kita sipin mo pa lang sa hero. Sipin mo, binabanggit natin yung kuko Carl. Eh, yung kuko si Raven. Kuko Carl Raven. Isingit natin si Raven dyan. Ayan, isingit natin niya si Raven. Pero kita mo naman, hero pa lang. Lamang na agad dito. Silipin natin yung statistika, yung graphs natin dito. Kung makikita nyo mga kaibigan, Peter Panda, ay, titignan yung profile dyan. Player network, wala. Uy. Right from the get-go, yung yaman din talaga dito. Oo, sobra talaga nag-snowball dito yung ano, etong Geek Pump. Plus, si ano din kasi, naging, yung advantage dito ng Geek Pump, etong si OD eh. Siya yung nagbigay din ng, kalamangan sa gitna. Si Tanner, hindi na rin siya nagli-lane. Either hindi, na, di ba? Tsaka hindi rin pasok yung S para sa akin. Ang dali kong try nun eh. Yung casting time ng ultimate nun, ibibikb mo lang eh. Wala nang sinin. Tsaka peer lang naman yung ano niya eh. Pag nag-ultimate siya, mapipeer lang. Pero the rest, pag nakapag-BKB naman na, pwede mag-jump in anytime yung Night Stalker. Plus, ang bilis kasi mag-connect ng hero ng Geek Bomb dito eh. Hindi nila kailangan na mag-farm na madami. Ultimate lang, sapat na. Tsaka yung item progression din na nangyari. Sipin mo si Gunnar, yung hindi yun yung usual item ng yes, Morph. Yes, eh. Napilitan siya, na-force siya mag-BKB, mag-manta sa ano yun, wala. Puro defensive. Sino mo na-late na yung kanyang Aterial Blade, di ba? Hindi, wala. Kahit na may Aterial Blade siya, wala siya makakombo. Dalawang lubog, may sustain pa dito si Dubo na may bibigay. Raven, nasa gitna lang siya, naka-ultimate. Hindi siya ganun kabilis na mamatay eh. Tsaka nakita mo yung ano, no? Yung batuan ng skill ng Geek Fam eh. Alam nila kung gagamitin offensive, defensive, laging merong pang-save. Yung kanina lang, yung perfect example, yung engagement ng dulo, makikita mo, mamamatay na. Pero biglang papalubugin. Papalubugin ulit. Wala, ng BKB naghihintay. Ayun na nga na. Din eh. Tsaka nasasayang, kunwari may BKB sila, papatay nila yun, nasasayang yung duration ng BKB nila kakaintay. So, ano paano rin naman ba? Kailan, anong oras ba i-draw yung unang Arcana giveaway natin? Ngayon na, agad. Ngayon na yun? Oo. Si Eugene ang bahala dyan. Oo. Si Eugene ang bahala dyan, guys. Maraming salamat pala sa lahat ng tumutok na nanood ng first series ko dito sa 2-0 Malinis. Sa Jirelim Minor, ha? Jirelim Minor. Bukovel. Bukovel's Minor. Ayan, si Aluna magdodraw ng ating Arcana giveaway. Maraming salamat. Bakit mga gusto kong batiin? Uy, ayan. Kay Boss Alvin. Ayan. Boss Alvin, binabati natin. Si Boss Alvin Beltran. Siyempre, binabati rin natin lahat ng mga, ano. Sumusuporta sa ating. Mga, lalong-lalo na yung mga viewers sa ibang bansa, yung mga naho-homesick, pero dahil nakakanood sila ng mga Filipino ng mga Filipino games, eh, parang nababaw, naiibsan. Yung pagkamiss nila sa, maraming ganyan eh. Para, di ba, nandito na rin sila. At saka sa mga nanonood dyan, ako, yung Lupon Aro, yung Aro ni Kuya Nick, parang awa nyo na, laruan nyo na, wala na ako nabubugbog. Napakalakas na nga. Si Tonuts, ayaw na rin maglaro, pero laruan nyo na, marami kami ron. Guys, maraming salamat sa